magtataka kayo bakit iba-iba. So I'll explain a little kung bakit iba-iba ang air charge. Now, so actually, presently, we have three systems sa regular na discussing doktora pa lang kanina yung Kumbukinogen, which is the European system. Now, we also have the traditional Chinese medicine system na before Kumbukinogen, yung air chart sa acupuncture, sa TCM, wala. No? Pero napangit siya yung sa 1990 sa Ilong Imperial Group, napangit tungkol sa air. Pero walang detail, sinunjay ang nag-develop ng chart na yan. So, paano nga ginawa, as discussed kanina, yung brief lang, yung expect lang din, di ba nakita niya mga pasyente, bakit may scarring? So, sabi ko pasyente kasi, nagpa-consulta sila sa local healer, meron silang back pain. So, sinunog, literally sinunog, nawala yung back pain. So, from that, nagkaroon ng interest yun, or Jay, na pag-aralan yun. So, pumunta sa China, nag-aral siya ng acupuncture, then na-develop niya. You know, isang technique, yung inatawag na nakit, NAED? Yes, I'm learning that now. Ah, good. Kasi very good yan lalo sa allergy. If you're allergic to certain food, you place the food inside the bottle beside you. Pag kinain mo siya, wala ka ng allergy. Punta tayo na, magkaroon ka ng healing. Kahit wala na siya, hindi ka naman allergy. And it's also related to sa emotion ng tao. So parang ganun ang ginawa ni Rocky. Paano niya natuklasan yung mga points sa air? So natuklasan niya yung sinuno ng mga local healer, ginamit niya sa iba na may back pain, sabi niya hindi effective. So nag-conclude siya na ay, itong point pala ito is for lumbar pain lang. So nag-start siya mag-aral. Paano? Isang system na ginamit niya is yung tissue ng organs, pinahawak niya dun sa tao. Parang same principle lang nga eh. So through that, hawak niya yung tissue, tapos mag-stimulate siya sa ear. Pag nagkaroon ng reaction, ay ito pala yung para sa puso. No? Kaya hawak siya ng issue ng feeding. Check niya. Meron sa pinatang ng VA o S, Vascular Autonomic System. Diba na, pag nag-react ng tao, yun na yun. So kung hawak niya yung liver tissue, tapos nag-check siya sa ear, may reaction, ay yun na yung way para mo sa organ na yun. So nag-develop yung chart. After that, pinirinsight niya sa buong mundo, even sa mga Chinese doctor. So, nagulat yung mga Chinese doctor. Kasi sinabi ni Norje, this is based on traditional Chinese medicine. So sabi nila, bakit ganun? Sa TCM pala galing, bakit walang chart? Ang Chinese pala dito here. Bakit European ang nag-develop? So, there was one doctor, medical doctor, Dr. Li Chun Huang. Babae siya. Siya ang head doctor ng army sa China. So, nabuhay yung pagiging ng nationalistic niya. Sabi niya, if this is from TCM, dapat Chinese ang nag-develop. So, kinuha yung chart ng ginawa ni Luke, pinag-aralan niya. It took her 35 years para ma-confirm na yung points ay tama. Kaya sabi ni doktora, kahit anong systems, the same lang naman. No? So yung pwede, no, is the European system. Yung ginawa ni Huang, she called it the Huang system. Pakita pa natin kayo. Yan. Yung difference, yung hawak yung chart, combination ng European tsaka yung old traditional Chinese medicine na points. Diba? So yun natin develop niya ito. Dito sa right from. Itong sa akin, diba, ito yung dinevelop ni Dr. Huang, Wilson Huang. Napansin niyo na yung nangyayelo-yelo point. Siya yung nakatuklas ng 6 additional points na wala doon sa chart ni Nurjay. Baka magtaka kayo, nakita kasi gano'n, wala dito, baka ito sa isang yelo. Then, baka ma-distinguish nyo kung yung chart niya na European or Huang system, ang distinguishing mark is yung sa spine.
yun, palikot yung spine. Yung sa kabilang chart, yung kay Dr. Mona, yung spine niya hanggang saan yun. Hanggang dun sa trans lang na anti-eris. So, dun pa lang malalaman nila yung kay Dr. Mona, eh, yung kay Dr. Mona, makikita nila, ego. Dito, may mga turo. May ego. Chris, sa heart, yun sa ear. Siya na kalira yun. So, ngayon, halo-halo na. Kasi mga nakapag-aral, kayo na kayo nakapag-aral kay Dr. Mona, pinagsama nila. So, kahit anong system niya, ay, ito pa pala. Yung na-develop ni RJ, mayroong frequency. Specific parts ng ear, may frequency. Kaya gumagamit siya ng gadget. As fast as 10 seconds, pagkikit ng gadget niya, nakoporek agad yung point na yun. So, unlike sa needle, pag nagay mo, 30 minutes. Pag yung gamit niya, may mayroon si Doktora Balanta, no, yung gadget. If you want, mayroon siya yung gadget. You can use that in place of meters. Lalo na ngayon, natatapag niya, diba? Alam mo, hindi pa kayo pwede mag-call sa labas eh, kasi hindi pa kayo license. You can use that gadget to practice. As fast as 10 seconds, napakabilis. Kasi nakuha ni Roger yung frequency ng bawat points. Kaya isang gadget nyo may adjust ng pang-adjust ng frequency. I think you already have this chart sa Zoom in Oxygen na siya na ni Dr. De La Cruz. Yan si Dr. Lee Chun Kwang. She is considered to be the queen of modern acupuncture. Si Nadjay Father, di ba? Father of modern ear acupuncture. So, ano ba inintindan natin sa ear? Kasi sabi natin pwede mag-diet. Because actually, sabi nga nila, the ear is a stand-alone modality. Di ba sa acupuncture, sa ECM, hindi pwede yung tongue lang inintindan mo. You have to check the pulse. Tsaka marami pa. Pero dito sa ear, stand-alone siya. You don't need to know anong imbalances. Excess, deficiency, dampness, heat, cold, no need to consider that. No, kaya na ngayon, na-develop na siya, it is now called, nag-evolve na siya, it is now called for regular medicine. Walang tumutol eh. Walang tumutol na lang bakit. Kasi may clinical studies. One time, Dr. Pananta was saying na if you have clinical studies of 15 or more, ipoconsider na FDA yan. Kung totoo o hindi. But below that, wala. Ang problema na is funding. Malaking gastos siya yung clinical studies. Kaginaman na kay Dr. Lee Chun Kwang, head siya ng military hospital sa China. So, humingi siya ng tulong sa lahat ng doktor sa health. Sabi nila, okay, gusto ka namin tulungan. How can we help? Sabi niya, provide me with 500 patients for each point. So, kung point, parang check niya kung tama yung point ng heart, 500 patients na may heart problem. So, check niya. Kung may client na may kidney problem, ipunin niya 500 to check the kidney point kung magre-respond talaga yung kidney. So, ganun na gawa. Iba, kaya sa ginawa ng Pinoc, modern day acupuncture kasi she treated 250,000 patients in a span of 35 years. Kaya ba yung pagkarayan lang? Hindi. Kasi meron din siyang ginagamit. Kulad ni Roger, meron din siyang sariling electric na stimulator. 10 seconds lang, tak-tak-tak-tak-tak. Saglit lang, okay yung pasyente. So, ano ba tinitinan dun sa ear? Anong masabi natin meron ganung condition? Ano, nakikita niyo ba? May problema sa puso. Yung part na yan, ng ear, yan ang part na heart. Tingnan niyo sa chart niyo, yung part na yan. So, hanap natin yun kasi ang skin dapat ng tenga, smooth siya, smooth, makinis.
So kung meron kayo nakita ng parang butas-butas, kung meron kayo nakita ng parang ham, kumalasang, lumubo, o puduk-puduk, or parang very, ano ba tawag to? Parang tuyo, dry. Yung sa area na yan, heart yan. So, ngayon, since meron tayong background sa TCM, pag nakita ng tao na may ganun sa heart area, check nyo yung dila. Kasi nagpa-practice pa lang tayo. Ito confirm na may problema ka sa heart. Ano ba makikita sa dila pag may problema sa heart? Rectic. Yeah. So, dyan lang tayo mag-start para masanay tayo mag-locate, mag-diagnose through the air. So, condition sa heart. Maraming klase niya. This one also. No. Coronary heart disease ito. Yan yung sa heart mo eh. Nakita niyo malalim, malalim yung lubo. Tignan yung katabi niyo, yung sa heart point na yan. Kung meron silang problem. Makinis ba? May lubo ba? May nakaalsa ba? May discoloration ba? O parang may ashes. Nakita niyo? Okay lahat ha? Okay? Okay lahat. Walang may heart condition. Yan makikita sa part ng ear. Next, sa ear pa din ito. No? Yung kanina is may lupo, pero parang inusok-tusok lang. Ito, malalim. Solid siya buo na nakalupo. Heart condition. Kasi kung depende sa nakikita natin sa ear, magiging determine kung anong klaseng problem sa heart. Ito rin, sa heart dito, kaya medyo malako yun yung tinakikita. Parang may siyang mga, parang mag-gaspang. Mag-gaspang yung area na yan. Yan, may heart condition din yan. Ito, yan. Nakikita na ba yung picture? Parang maraming maliliit na bumps. Yan. Rheumatic heart disease yan. Ito yung na-develop ni Dr. Juan, yung groove sa tenga. Ito makikita. Ayan. Nakita niya. Ito. Tignan yung tenga ng katabi nyo, itong line na to. This is a hard line. Pag meron kang line na ganyan, may problema ang puso. Pero remember ha, we do not diagnose kasi hindi tayo doktor. Pag nakita nyo sa tenga niya, dito sa heart area, tapos meron siyang line, hindi mo pwedeng sabihin sa tao, uy, may sakit ka sa puso. Kasi we are not allowed to diagnose. Tatanong mo lang siya, kumusta? Nagkakaroon ka ba ng palpitation, paninikit ng dibdib, shortness of breath? No? All those questions leading sa conclusion na may problema sa heart. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa tao, meron siyang problema sa heart. Now, my point. Mula ng gitna, dito, pababa, sa bandang gitna ng earlobe, sa heart yan. Ang tawag dito, Frank's line. Frank. Si Frank. Alam pa si, Clarissa. Then, what will it confuse yung Frank line, yung sa tinnitus line? Magkatabilang kasi sila. Makikita nyo sa chart, magkatabilang sila. So, through this, nakikita natin kung ano yung problema at condition ng tao. Ito maganda, cervical. Spondylosis. Yung ear, by the way, na-review nyo ba yung anatomy ng ear? Na-review nyo? Hindi. Yan, nabanggit din ni Dr.
spine niya, cervical area to. Yan, nakita nyo, yung parang bukol, nakatago yan, kasi may mga, minsan mga thumbs na nakatago. So, ilalabas yung kunti yung tenga, hahatake na ng konti. Pag may lumabas na parang bukol na ganyan, mayroong problem sa cervical spine. Itignan nyo sa katabi nyo, ganyan na ng konti. Tignan nyo kung may tingnan nyo, check nyo. Meron ba? Pag... Kung ang problem mo kung galing sa left knee, sa left ear mo siya makikita.
pupunta. Pag sinip mo sa haray, wala kang makikita. Okay, at sige na. Wala lahat, wala. Eh, dapat makiis yan. Wala lahat. Sa'yo? Wala. Wala. Yung sa shoulder, sa cervical kanina sa'yo, wala. Sayatika. Ayan din. Parang may ugat-ugat din na lumabas. Pero sa part siya na, anong part na yan? Yung sa chart nyo? Nag-y na siya, di ba? Nag-y na siya. Dito sa taas. So, sayatika yan. Pag nakita niyo meron ganyan, yung tao nagsasuffer sa back pain. Nakakatawa ito eh. Kasi before when I was studying tank diagnosis, habang nagsasalita yung kausap ko, doon ako nakatingin sa dila niya. Makita ko ano yung condition. Ngayon, pag doon ang kausap, sa tenga ako nakatingin. Parang makita ko ano problem. No. Mas madali kasi kaya sasabihin mo sa tatap, pakilabas yung dila. Dahil ang paglalaki ka, tapos kaharap mo babae, mahihiya yun. Pero sa tenga, walang problema. Ito naman, ayan, magkakabukingan na ngayon kung sino may almoranas. Hindi kaya yung lugar na yan. Kung may nang ganong bukulo or namumula. Pag meron yan, may almoranas yan. Check yung lugar ha. Ito, yung sa taas. Pag dinirensya yung time yan, tutumbok dyan. Meron ba? Meron sa'yo, meron ganyan. Parang may pupulo ka lang muna dyan sa part niya. Huwag tayo mahiya sabihin para may tutusukin natin. Para hindi na kayo may hirapan. Bibigyan natin ang solusyon. And tandaan yan ha. Meron ba? Meron? Wala. Walang aamoy, you know? Ito, maganda. Kasi marami sa ngayon, ang babae, may problema sa test. So, makikita sa tenga. Yan. Hindi naman natin sinasabi yung breast cancer siya, pwede may cyst lang o may problema. Bukul-bukul. Yung sa breast area. Pag mayroong discoloration, may spot na may discoloration, o parang may tigawa, o parang area, parang drying skin, may problema sa breast area. Sa breast. Pwede may bukol. Sabi nga natin, pag yung kulay medyo dark na, hindi naman natin sasabing cancer. Sabi natin yun, magpa-check up siya. Check nyo katabi yun. Sige, check nyo. Malaman nyo kung mayroon kayong problema, may bukol-bukol ba dyan? Wala. Hindi ka nyo katabi nyo. Yung mga naka-zoom, gawin nyo rin ito. Hindi kasi ito lang na ano natin. Okay ba? Wala? 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 Ganyan ko ta, healthy lahat ha. Next, ovarian cyst. Ovarian cyst. Baka mayroon kayong kausa, madalas mag-reklamo sa inyo eh. Sa menstruation ba? Yan, may problema sa menstruation, malakas ang tuko, laging may dysmenorrhea, bakit may pain sa likod. Tingnan nyo ito, kailangan hahatakin nyo ng konti. Hahatakin nyo ng konti, yung nakatago lalabas. Yun ito yan, no? Lapit yun sa singular gyrus. Inter... Nuts. Di ba ito yung... sa spine? Ano ba ito? Anong part ba ito? Ano?
Antitrigus? Defense of antitrigus. Antitrigus? Yeah. Sa baba niya. Yeah. Atake ng konti yung ear. Pag may bukol, mayroon ovarian cyst. Check yun. Check yung katabi mo. Siyempre, pag lalaki, hindi ha? Pag lalaki, wala. Walang ovary yung lalaki. Meron siya. Ibig sabihin, transgender ka. Meron ka, meron ka, meron. May matres, may matres. May matres ka. Ikaw ka, wala ka. Wala ka, wala. Okay, na-check na lang. Wala lahat, wala. Diba? Healthy tayo lahat. Ha? Para na malalaman pala kung kausap yung matalino. Mataas ko. Meron. Oo. Kaya kung naghahanap kayo ng matalino kausap, bago nyo kausapin, tignan nyo nasa tinga. Kasi pag nakita niyo yung matalino, ah, sige, usap tayo. Pero nakita niyo na hindi masyado matalino at nakakahalap niyo yung matalino kausap mo, nakausapin. Saan ba yun? Saan ba yun? Saan ba yun? Ito. Ito rin. Kailangan mataas siya. Yung forte niya parang butok. Parang sa akin na doon. Tingnan nyo. Yung iba flat, bababa lang. Pagbababa lang siya. Ayan, parang bundok. Ayan. Ayan, taas eh. Ayan, taas. So, matalinong kausap. O yung flat, huwag mo na sabihan na buong siya. Mataas lang ang intelligence pagka mataas siya. Parang bundok siya. Bundok. So, alam niya na, ha? Another is ito, ovarian cyst. Yung sa'yo, ganyan lang. Maliit lang. Pero sign din niya ng ovarian cyst. Thank you.
Samantayan.